Good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay? God is so gracious, God is so merciful, no? Another day na naman yung binigay sa atin, meaning meron na naman po tayong dapat magawa. Okay? So kailangan pa rin natin maging productive sa natural natin buhay at the same time sa spiritual natin, maging productive din po tayo. So, again, ito po yung another day. So, nandito po yung aking apo. Okay, kasi nagka-quarantine yung kanilang mga magulang. Yan. Actually, siguro a week after na nag-Baguio po kami. Yan, yung Omicron, di ba? So, talaga ang daming na-infect and isa doon yung family ko and I praise God and I thank God that ako is na-spare doon sa Omicron na yan. Maybe dahil ako yung magsuserve sa kanila, no? Ako yung magiging frontliner nila. So, nandito sa bahay ko tong apo ko and yung aking bunsong anak. So, yung aking husband, yung elder ko, yung son-in-law plus the two patulong is naka-quarantine po sila dahil may mga symptoms po sila ng Omicron and nag-positive po sila sa Omicron na yan. Okay, sabihin natin yung higher level ng trangkaso. But vaccinated naman po lahat sila. So, light lang yung kumbaga yung mga simptoma nila and mabilis po silang makarecover yan. No? At pagaling na po sila ngayon. So, since Baguio pa, walang pahinga si Mami G up to right now. Kaya medyo bumibigay na din yung aking body sa pagod. Yan. So, kita niyo yung aking kamay, no? Medyo magana siya. Okay? And then I have so many salombas at my back, ayan, sa aking upper and lower back, ayan, may pain, no? So, I decided hindi na muna pumilos o gumalaw ngayon, ano? So, mag-order na lang talaga ng lunch. Hindi po ako magluluto ng lunch for today para lang po ma-rush yung aking body, especially yung pong aking mga kamay kasi magana po siya and in pain siya. So, what I did, kahapon naman po is naggawa na ako ng salad, ng potato salad. So, ito po yung ating pagsasalusaluhang breakfast for today. Meron po tayong potato salad. Yan, yung ating potato salad. Siyempre, hindi po mawawala ang ating kape. Plus, I just ate one slice of bread. Ito naman po yung sugar-free na bread. And then, two slices po ng ham. And no salt spreadable butter po tayo ang ating gagamitin sa umagang ito. Okay? So, kahit na ano po yung sabihin natin, nararamdaman natin, for sure God is good. Ano talagang nakaka-survive pa rin tayo. Okay? So, let's start eating. Na-pray na po. Thank you, Lord, dito sa masarap na pagkain na ating pong pagsasaluhan this morning. Ang ating pong breakfast. Yan. So, yung pong aking apo, dahil hindi na ako magluluto, ayaw niya ng salad kumain na siya kahapon, is nag-order na lang ako. Yung tita niya sa McDonald's ng breakfast. So, meron siyang, what do you have for breakfast? You tell them. What do you have for breakfast? You have? McDonald's. What is this? Fried rice. Then, egg. And, longganisa. Ito po yung kanyang, breakfast. Okay? At ako naman po ay ito. So, let's join. Okay? Habang tayo po'y kumakain, tayo ay magkwentuhan. Huh? So, yan. Ang dami po ngayon nagsasuffer. Sa Omicron na yan. Okay? Actually, yung Omicron na yan is
trangkaso, no? It's not just an ordinary flu or ordinary trangkaso. Kumbaga medyo higher yung kanyang bacteria or yung virus na dala-dala, no? But with proper medication at pangangalaga sa inyong body kung kayo mayroong Omicron virus, madali naman po yung mapagaling. So ito po ang aking ginagamit na tinapa, yung pong sugar-free. Okay? Kung kayo po ay nasa borderline na yung sugar level niya is medyo pataas, pa-diabetic na kayo. So, kumbaga, i-lower down na natin or mag-zero sugar na tayo o sweet. So, ako po, ganyan yung aking ginagawa. No sugar na po ako for 3 months na or mahigit. Wala na po talaga akong sugar intake even sa coffee. Hindi na po ako nagsusugar. Ang ginagamit ko po kasi na creamer sa coffee, yung pong coffee mate na liquid. Pagka po yung ginagamit nyo, parang okay na siya kahit wala ng sugar. Tapos yung mga sweets na yan, yung mga chocolates na yan, abstain din po tayo. Okay? Yan. So, mas maganda din kung namumonitor natin yung ating sugar level para alam natin kung ano yung intake natin ng pagkain for a day. So, tulad dito, kung kayo po ay diabetic na talaga, ha? Huwag po na po kayo kakain mga root crops. Yan. Yung mga root crops na yan, like potato, kamote, anything na root crops po, that is sugar. Okay? And then, yung rice, okay? Yung mga alcoholic drinks, na kung taas po sa sugar niyan. So, kung gusto nyong ma-maintain yung tamang sugar level ninyo, yung po yung iwasan ninyo talaga yung mga sweets, yung mga carbo, pasta, yan. Pero ako, kakain ko ako ng root crops, which is the potato, since mababa naman po yung sugar ko. Okay? Pag ganito may edad na tayo, talagang ingat-ingat. And even ngayon, ano, yung mga bata pa, nakikita nyo na ang aga nilang magkasakit because of ano, yung klase ng food na kinakain ngayon, no? Yung mga instant, yeah? Yung mabilisan. There are instances kasi na hindi sila makakaluto, so mga fast food na lang. Just like before sa apo, just like now dito sa aking apo. No? So, fast food, McDonald's, rice, longganisa, and egg. Because hindi ko kaya magluto. So, ito po yung ating potato salad na ginawa. Ito po yung aking 2 slices of sweet ham. Kailangan ko po kasing kumain ngayon. Why? I need to take my medicine para dito sa pain ng aking kamay, ng aking shoulder. O kailangan busog po ako. Kaya medyo marami yung aking breakfast. After this, ito po yung aking mga medicine na i-intake. So, I have one for my mga maintenance ko po to. Sa aking hypertension. Hypertension po. Tapos, aking, what do you call this? Sa goiter. Ito po yung aking maintenance. Yung thyrox. And then yung aking vitamin para sa aking mga nerve. Yan. And then now, dadagdagan ko siya ng isa para sa aking pain, meloxicam. Inflame po yung aking mga buto-buto.
Take your sugar. Kaya dapat po, busog ako. Kamusta naman po ang inyong breakfast? Try niyo po itong potato salad. Meron po akong recipe nito. Hanapin niyo lang po doon sa mga vlog ko na ginawa ko po itong potato salad. And this is so yummy. Dahil sa mga diabetic na, alam nyo kung kaya nyo rin lang, no? Kung kaya nyo lang naman, na no fries, no carbo, no sweets, gawin nyo po. Kung gusto nyo ma-maintain yung sugar level, no? At maging maayos kayo, at hindi na magtuloy yung inyong yung pagiging diabetic ninyo, mahirap mag-control, pero you have to. Gusto nyo umayos, di ba? Pagbata pa, dapat doon na tayo nag-iingat. At bata ka pa lang. Kasi mahaba pa yung takbuhin mo. Especially kung marami ka pang anak na palalakihin. Pero sa batang edad mo pa lang, dapat naka-diet ka na. Di ba? Nag-diet ka na. Hindi kasi tayo, ugali natin, oh, matanda ka na. Huwag ka nang kakain ng mga ganyan. Kasi matanda ka na. Yun na nga, matanda ka na. Ilang years na lang po yung i-enjoy mo sa klase ng food. For me lang, ha? Sa akin lang po. Nasa 70 na kayo, sa akin, go na po tayo sa mga pagkain. Hindi naman yung sobra-sobra, yung tama lang. Hindi na tayo magpipigil, kumbaga, kung nagkikrape tayo sa mga food, sabihin nilang hindi healthy. Pero 70 ka na, ano pa ba ang ano mo, magtiis? No? Parang, magtitikis ka lang, gusto mo kumain, hindi ka makakain. So, nothing to worry na. Kumbaga kasi stable na yung mga anak mo, 70 ka na, bonus na ni Lord ya. So, enjoy mo na yung natitira pa na bilang ng buhay mo, di ba? Kung kaya mo pang kumain, di kumain ka. Kaya pa lang maganda pa yung appetite mo sa masasarap na pagkain, then do it. 70 ka na. Diba? Sa akin lang po yun, ha? Again. That is my personal understanding pagdating ko sa ganyan. Kasi naman, matanda, huwag ka nang kakain. Matanda ka, huwag ka nang kumain ng ganyan. Yun nga, matanda na nga po yan eh. So anytime, pwede na yan mag-graduate, diba? Why not give him the, ano, the best na, yung masisiyahan siya. Ganyan din po yung gawin natin. So sabi ko, one slice of bread lang ako, pero gawin ko two because iinom ako ng meloxicam. I need ko na full ako before drinking that kind of medicine. Yan, my apo is busy watching this video. Okay? Inalaw ko siya mag-watch kasi hindi ko siya malalaro or mabibigyan ng so much focus today because I need to rest. Actually, in pain talaga tong kamay ko. Even mag-scoop, nararamdaman ko yung pain. So, mamaya po, ibababad ko to sa mainit na tubig with apple cider. So, hindi po ako makapunta sa mga therapies, no? Hindi ako makapagpa-PT dahil, yun nga, yung Omicron, sobrang
nagkalat yung germs na yan. So, you don't know, baka makakuha ka pa. Kasi Omicron is malupit din po kumapit ka agad. Eh, no? Pagka talagang nahangin na kayo, nasagasaan ka ng virus na yan, talagang ma-absorb mo talaga yan. At yung mga symptoms is mararamdaman mo. So, I prepare na to go to my PT or dun sa Cairo ko. Kumbaga, sariling sikap ko muna yung aking gagawin to ease the pain, no? Nitong aking body. Huh? Yan po. So, kayo din po. Ingat-ingat. Yeah? Huwag masyadong masipag. Bahay. Pag sobra kayong masipag sa bahay, mayroong singil sa inyong katawan. Nakadalawa ko anyway. Ito naman po ay sugar-free. Sugar-free and ito naman po ay no salt. Yung aking ano, butter. Okay? Italda na siya, Bache. Italda. So, thank you for joining me sa umagang ito ng aking breakfast. So, this will be my rest day talaga. So, nag-decide ako na hindi muna kumilos, magluto, mag-hot compress lang ako, maupo sa tamang upuan, yan, makinig ng music, makinig ng mga word of God. Ayan po yung aking gagawin for today. Okay, irerest ko po yung aking body, irerest ko yung aking soul and spirit. And I thank God for in control ng aking body, in control sa lahat po ng area ng buhay ko. And I do believe lahat tayo, no? God is in control. And among circumstances hinaharap natin ngayon, we know that we can trust God, no? At siya yung bahala sa atin. For as long as naginagawa natin yung part natin, then God will do the rest na hindi natin kayang gawin para sa ating sarili. Okay? So, always put your trust to God. Be obedient. Yan. Para mag-flow yung kanyang mercy and grace, yung kanyang miracle sa bawat isa sa atin. Okay? Maraming po salamat. Praying and hoping that every one of you is safe. Every one of you is in good condition. No? Kung hindi man yung iba nagsusuffer, then God will make a way para matapos yan, ano? Dadaan lang po yung mga sufferings natin na yan, hindi po yan mag-i-stumble. And don't allow the sufferings na mag-i-stumble sa iyong buhay. Do something na sila ay makaalis, ano, sa sarili mo na kaparaanan. With the help of God, syempre, the wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon, pag kinumbay natin yan, and then, yung mga sufferings na yan, dadaan lang po yan parang isang bagyo. Okay? At matatapos din. Sabi nga, tapos ng gabi, mayroong isang magandang umaga. Hindi po ba? Isang bagyo, sisikat ang isang magandang araw para sa ating lahat. So, maraming salamat this morning para po sa pag-join nyo sa akin. And kung bago po kayo sa aking channel, nadaan kayo, please do like, share, subscribe, comment po kayo. And don't forget to click the notification bell para notified po kayo every time na meron po tayong bagong video na ilalabas. So marami pong salamat sa inyo for joining, and keep safe. And God bless you all. Okay? Bye for now. At almost done na po ako sa aking breakfast. Marami pong salamat. And ito po. Try nyo po itong potato salad ko. Okay? Bye everyone.
Say bye to them.